Hello sa inyong lahat, and I'm here again. I'm Juliet Cruz from Inspire Life, and of course, kasama natin muli si Sir Richie Cuna. Maybe you can tell more about yourself, sir, about your business as well. Okay, Juliet. Una-una, ating pag-usapan na yun yung aming Japanese concept. Mm. This is under Triomix Foods Corporation. Uh-huh. And nakikater to mostly on sa pagkain, sa food. No? Mm-hmm. And gusto natin i-present sa ating mga televiewers yung ating DM Express, which is a Japanese quick food concept. No? Bago siya, no? It's a new concept which was launched early this year. Mm-hmm. No? Okay. Pero ito namang DM Express ay galing na rin to sa isang konsepto ng 40-year-old brand, no? Which is yung Dumburimix. Mm-hmm. Ito naman ay isang Japanese restaurant. Mm-hmm. So, bakit ka napunta sa Japanese food? Are you a Japanese? Hindi naman, no? Pero katulad ng karamihan Pilipino, mahilig tayo sa Japanese food. Do you look like a Japanese? Yung bata-bata ako, I had the chance to live in Japan, no? Kasi mm-hmm. yung grandfather ko had some businesses there. So, mm-hmm. siguro yung dalas ko pumunta at mag-stay doon, eh baka nakuha ko na rin yung culture sa kahit taste bud nila, no? Mm-hmm. Ng hilig natin sa Japanese food. So, sabi ko, siguro pagdating ang panahon, eh makapag-negosyo mo ng isang Japanese food. Ito na nga yun. So, ito pinangarap mo? Pinangarap natin ang isang Japanese food. Bukod sa gusto-gusto ko Japanese food, pangarap natin talaga magkaroon ng business na Japanese food. Ayan. So before, meron ka rin, and even until now, you still have the Donburi mix, right? Yes. So ito yung parang anak niya na medyo maliit at kayang-kaya ng mga pwedeng mag-negosyo. Tama. Yung Donburi mix kasi is talagang full range Japanese restaurant. Mm-hmm. Right now, we have 12 stores nationwide. Mm-hmm. Meron sa Makati, meron sa Cavite, meron as far as up north, no, sa Cagayan Valley. Mm-hmm. Medyo spread out siya, pero very niche pa rin yung kanyang exposure. No? Mm-hmm. Pero yung DM Express, or for short, tinatawag namin DMX, no? Mm-hmm. Ito ay mga smaller version ng hard type na right now, pinapa-franchise natin. No? Mm-hmm. We feel na ito yung sagot sa maraming inquiries. Mm-hmm. Na gusto na yung magkaroon ng Japanese food concept. Pero hindi namin kaya ang isang full-range restaurant. Mm-hmm. So, the company and the board decided na i-introduce na yung DM Express para maging affordable, no? Mm-hmm. Sa mga startup entrepreneurs. Ayan, affordability. So, mga magkano? Yung franchise package is only $350. Wow, $350. Pero pag ikaw ay nagpalagdag ng additional like takoyaki concept, mm-hmm. May additional $50. So, total mm-hmm. maximum investment niya is $400,000. Lahat-lahat na yun? Kompleto na yan. Meron pa silang karagdagang babayaran? Wala na silang babayaran doon sa $400,000. Event training is already inclusive. The franchise fee inclusive? The franchise fee is already part of the $400,000. Mm-hmm. And so far, yung mga magbubukas na outlets, no? Mm-hmm. Sunod-sunod yung opening natin this mm-hmm. coming June. Yes, meron pang of course opening sa sa Saturday, oh, binadungan natin ang ating crew and team, no, to be there. Ito naman ay dyan sa EDSA, no, sa Jackman Plaza. Yeah. No, third floor ba yan? Third floor. Right. Tapos this June rin, magbubukas ang Imus Cavite, mm-hmm. Kawit Cavite. Wow! We have stores. So, meron tayo sa Alabang, sa Ayala Alabang. Meron tayo. Mga malls. Can you tell about itong sa Kawit, ito yung tinatawag na local. It's a local mall, yung pangalan. No? Doon magbubuka siya. Then, may ina pang nakakila, this coming June. So, very excited yung Triomix Food Corporation to launch this new baby natin, no? Yung DM Express. Right. So, before we go into the stores, let's talk about the products. Ano bang meron ito?
itong si GM Express, ano ba yung pinakamasarap niyang in-offer? Yung Juliet, yung GM Express, stands for Tumbo Remix. No? For GM short lang yan. Kasi ito nga yung baby project niya. And lahat ng sinaserve natin puro quick Japanese food lang. Yeah. Or quick Japanese eats. No? Uh-huh. These are all, yung dami niya, parang finger foods. Uh-huh. Hindi mo kailangan ng heavy kitchen, hindi mo kailangan ng chef. No? Ito yung easy to eat, no? To go lang siya. No? Kasama dito ang tinatawag natin maki, California maki. No? May California maki. Meron tayo tinatawag na takoyaki. Nandiyan rin yung yakitori. So, meron kang grilling. No? Meron kang mag-grill dyan ng iyong Japanese barbecue. Kasama rin din yung gyoza. Gyoza. Na pina-fry, yung steam. No? So these are basically simple Japanese quick foods na hindi mahirap i-prepare. Kaya we make sure na lahat na incorporate natin dito sa kiosk mo, which is actually 2x2, 4 square meters lang. 2x2. Eh, lahat, sukat na sukat, no? Para ma-ibenta mo at ma-prepare, maluto at ma-ibenta mo yung iyong produkto. Wow! So, yung Tumburi Mix, when we say that, ano ibig sabihin? Yung kanyang mother company, which is Tumburi Mix. Pag sinabi mo Tumburi Mix, it is a Japanese food, no? Na may rice and all the toppings. So kami naman, kaya Tumburi Mix yung mother company, you can choose your toppings. So sa case naman ng DM Express, ganun rin, no? Meron tayong rice on the side, kung gusto mo. May rice toppings. Yes, pwede ka rin mamili ng mga nabanggit ko on top of your rice. So, masaya, madaling pa-operate. May maliliit ko pa bang liliit pa rito? Ito na yun? Sa DM Express, ito ang concept niya. No? Ayaw namin siyang lumaki more than this. Kasi kung lumaki siya more than this, ipapaksa ka na sa regular Tumburi Mix sa Japanese restaurant. Ito talaga yung sagot lang sa demand ng mga aspiring entrepreneurs. No? Na sana meron nga yung concept na affordable. Madaling i-operate, ang produkto easy to serve at easy to eat, no? So, nagkaroon ng PM Express. Okay. So, kailan ulit ito magsimula? Ang Triomix, yung buong company started 4 years ago. At itong DM Express is just this year, no? New concept to. Kaya ang dami rin inquiry sa katatuwa, no? Kasi it's a new concept, syempre gusto nila, anything new. Saka maganda naman ang ating 5-day package, saka scheme. So, maganda ang reception. Ayun. Richie, yung bang ito, kapag nagtanong sa'yo yung mga gustong mag-invest o gustong mag-franchise, mga palagay mo, ang ROI nito, bakit? Sa aming ginawang mga initial studies, no, really it will depend on the location. May mga location na kahit malakas na malakas ang market, ang sales mo everyday, ang taas naman ang rent. So, siyempre, ang return of investment niya, mas mahaba-haba. So, it will really vary on the location and the overhead expenses, yung mga fixed costs dyan. And, pero tansya namin, siguro, iba dyan will get in less than 1 year. So, iba will go on an average of 2 years to sa investment accordingly. So, very exciting, no? Not only for the concept, but also for the franchisees. Kasi susunod natin sila mabigyan ng negosyo, eh. Yan parang importante, no? I-business na makakatulong sa kanila sa araw-araw buhay nila. Ayun. So, meron ko pa bang istorya na kakaiba dito sa DM Express? At mga inspiration, lalo na sa katulad mo na franchisor at tumadami ang iyong negosyo. Sabi nga nila bilang isang franchisor, kung meron ka ng ibang brand, that necessarily yung ibang brand sa bubuksan mo will have the same success. No? Naniwala ako dyan at nangyayari yan. No? Pero again, I think the main principle behind yung aming franchise system concept ay nasa franchisors. No? How we run the business and the system we are implementing. Pareho ang aming prinsipyo, either po sa ibang brand namin or sa DM Express. I think that's where we rely on heavily, yung experience ng franchisor. But again,
depende rin sa produkto. No? Iba yung produkto ng aming pure gelato, iba rin yung produkto ng aming Japanese products. So, I think kami sa both Milkin Corporations at Triomix ay nagtutulong, no, to share our insights and experiences pagdating sa how we will tackle our franchise program. No? Iba ang pure gelato, iba ang GM Express o ang Triomix. Pero ang prinsipyo, isa. Ayan. So, mga kaibigan, mga viewers natin, so, may mga question kayo kay Sir Richie, at of course, kung gusto nyo mag-franchise, PM nyo kami, ha? At ilalagay namin dyan ang mga tatawagan nyo so that you can also inquire more. And sa mga susunod ng pagkakataon, baka meron ka na namang ibang konsepto. Meron ka pa bang iniisip? Yung Triomix kasi is a company na parang incubation, eh. May anim na brands yan na hindi lang nalang nila nilalabas pa sa market, kasi feeling namin hanggang hindi ready ang isang brand, no, kung na-saturate namin o na-maximize namin yung inside out of that particular brand, hindi siya ino-offer. So, katulad ng itong concept na ito, matagal na siyang pinag-aralan. Pero lumabas lang siya after 4 years. Same way with other concepts natin na nasa testing period. Nagtatawag incubation. So, ayaw mo nang ma-perfect bago natin ang team. Ayan. So, alam mo, ano, this is personal, ano, comment. Ang sarap po ng, ano, ng gyoza. At hopefully, yung, alam ko yung iba dyan na product ni Sir, eh, masarap din. And, personally, I love the gyoza of DM Express. And, tikman nyo rin, mga kaibigan. At, masarap po talaga siya. So, do you still have other messages for our viewers so that, of course, they can check it out? And saan ba nila itong makikita? Mga ilan na ba yung mga branches? Itong si DM Express, guys, sabi ko kanina, will be having 6 stores opening this June 2019. Right. So, spread out siya. Pero again, so tingin ko for all those who want to get engaged in business, no? Marami naman tayong choices, no? Ako kasi advocacy ko talaga is yung franchise industry, no? Tulungan at i-promote. Pero you can always consider DM Express as a your franchise option, no? So sana magkita-kita tayo. Oo, mura siya, ha? Kasi ang ganda po nung ano, nung setup kung nandito dito kayo. At meron siyang, nakita ko meron siyang refrigerator, ang laki ng ref. Yung setup natin is kompleto na, eh. So, okay. Anything you need to prepare may and serve na, eh, the products, nandiyan na, kompleto na. Eh, ano na yan, yung makikita mo, Juliet, pagka binisita mo yung aming opening sa store, no? Makikita mo yung napag-isipan, no? Hindi ito basta itinayo. Pinag-isipan ang spacing, ang equipments, ang usage, at saka yung flow for us to serve properly yung product to the customers. Yun nga pa ng training nila. Kung ano yung franchise part nila. Of the franchise package is yung training. In fact, tomorrow dito sa commissary, we'll be training 2 stores na magbubukas. Na. Mm-hmm. So, ang training nila is not only theoretical, but hands-on, no? Kung sa technique, how to prepare the following items. So, importante yan. And we rely heavily on our time and effort and resources sa training, no? Ng ating mga franchise. Ayan. So, last more message. Baka meron pa tayong message para sa mga kaibigan natin. So, siyempre tayo nagpapasalamat sa grupo for or giving us the chance to promote ang ating brand. No? Again, ulitin ko sa mga gusto mag-business, eh, dapat nagsimula tayo kahapon at hindi bukas, pero bukas ay hindi pa rin huli. Kaya go and proceed with your business entrepreneurial
journey and ambition. So, thank you po. Ayan, maraming salamat. Richie Cuna, and of course, I'm Juliet Cruz. Kung may pangarap ka, dapat simulan mo na. Huwag kahapon, dapat ngayon. At kailangan mo nang gawin yan kasi hindi mo magagawa o makitikman ang pangarap na gusto mo. Dito lang yan sa Inspire Life. Okay. Thank you! Thank you.